Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay mag-a-analyze tayo ng mga laro ng ating First Asia Grandmaster Eugene Torre. Ayan, so tingnan natin kung makakatatlo tayo or apat na games sa iba't ibang video no, na mga laro ni GM Torre. Kasi ngayong araw na ito ay sineselebrate ang birthday ng ating First Asia Grandmaster Eugene Torre. Kaya marami pong nag-send sa akin ng mga games ni GM Torre na paki-analyze ika yung ganito, ayan, ganyan. So isa sa mga napili kong unang i-analyze natin ngayon ay itong laro niya kay Super Grandmaster Bent Larsen noong 1973 Interzonal 09A na ginanap sa Leningrad. Ayan, kasi itong Interzonal, isa ito sa malakas na FIDE cycle papunta sa World Championship. So kaya mabigat itong tournament na ito. At itong time na ito, 1973, ipakita ko lang sa inyo, ang kalaban niya na si Bent Larsen ay top 10 sa buong mundo nung mga panahon na yan. Ayan, oh, 26-20, taga Denmark. Ang nangunguna nung panahon na yan ay si Bobby Fischer, yan, 27-80, Mikael Tal, 26-60, tayo sila ni Anatoly Karpov, ayan, and then Boris Spassky, 26-55, Victor Korchnoi, 26-50, Lajos Portis, pareho sila ni Korchnoi, Tigran Petrosyan, 26-40, Mikael Botvinnik, ang lulupit ng player pala nung araw niya, no? 26-30, Lev Poligayevsky, 26-25. Ayan! So, pang-sampu si Bent Larsen. Puro Soviet Union pala mga namamayani nung araw, no? Nag-iisa si Fischer, oh, sa taas. Ayan, nung panahon na yan. So, ibig sabihin, mamaw ang kalaban ni IM Torre dito. IM pa lang siya nung panahon na yan kasi 1974 siya naging Grandmaster. Ayan, pero nung 1973, andyan na yung buhos ng buwelo ng kanyang momentum. Kaya siya naging GM nung 1974 kasi nung 1973 pa lang ay puro world-class players na ang mga nakakaharap niya. Okay, yan ang titingnan natin ngayon at itong game na ito ay sumasalamin sa pagtitiis, pagtitiyaga, laban lang hanggang dulo. Okay, so tingnan na kagad natin. Larsen played C4, Torre played G6, ayan, mag-off yung Keto system, nag-Knight F3, Bishop G7, Knight C3, English opening naman ang ibinungad ni Larsen. At dito nag-E5, kinontrol kagad ng center, nag-D4. Pasagan kagad ng opening ang gusto ni Larsen dito. And then kinapture, E takes D4, tinanggap ang hamon. Knight takes D4, nag-Knight C6, so challenge uli sa Knight. Kinapture, Knight takes C6, B takes C6, nag-G3, so gusto rin mag-fianchetto development system. At dito nag-Knight E7, Bishop G2, nag-castle. Then nag-D6 para at least yung light squared bishop may access na rin sa kabila, sa diagonal C8 to H3. And then at the same time, syempre napaka-importanting kontrolin lagi ang center. At dito, nag-bishop G5. Ayan, so pag bishop G5, may pressure sa knight sa E7. So basically ang threat, pag hindi pumalag ang black, eh bishop takes C6. So dito, pinoprovoke talaga ang black na mag-F6 or mag-H6. Pero dito talagang kailangan ng F6 kasi kung mag-H6 dito, wala, kakapturin lang, capture, and then mayroong bishop takes c6. So may pressure kagad si Torre sa c6 pawn. Kaya dito napilitan siya na mag-f6 and then nag-bishop d2. Bishop e6 nag-develop lang, may threat sa c4. Nag-queen a4, pinakadepensa, may pressure pa rin sa c6 pawn. At dito, nag-bishop d7, umatras lang, pinakadepensa. Then nag-c5, good move. Para hindi makapush yung c6 pawn to c5, at magkaroon ng discovered attack sa queen sa a4, nag-c5 na lang. At maganda rin naman ang naging desisyon ni Torre, nag-d5 siya para manatiling solid. Kasi, kung kakapturin yung c5, wala eh, meron lang queen c4 check. Kapag nag-king h8, pwedeng capturein na, or pwede mo nang pahinugin, bishop e3 para yung bishop ang ipangkakapture. At kung mapapansin nyo, 3 pawn islands ang black, 2 pawn islands lang sa puti. So, lamang sa pawn structure, ang puti lalabas. Kaya dito ang ginawa ni Torre ay nag-D5 para solid and then binasag talaga, nag-E4. Another strong move at dito nakipagsabayan na si Torre, nag-F5 na siya para mabigyan buhay na yung kanyang fianchetto bishop sa G7. At dito nag-E takes D5, nag-C takes D5, so nagkaroon pa ng discovered attack. Lumipat sa kabila, nag-queen H4, then nag-bishop F6 muna. Napilitan si Torre, bakit? Kasi kung simpleng mag-C6 lang para pinaka-depensa sa under attack D5, meron kasing bishop G5 coming eh. Ayan o. Oh. Under pressure yung knight sa E7. So obligado mag-react. Rook F7, pinaka-depensa. Susundan pa ng rook AE1. Ayan na naman ang ano, threat. So obligado mag-react. Bishop F8. And then merong knight takes D5. Yan ang sunod-sunod niyan. May combo na ganyan. C takes D5. Bishop takes D5. Ayan. So sa makatuwid, lalamang dito magkakaroon ng
malaking advantage ang puti. Kaya dyan ay decisive advantage for white. Okay? So yan ang nakita ni Torre. Kaya dito napilitan muna siya na mag-bishop f6 pang neutralize. And then dito nag-bishop g5, sinalubong pa rin. Bishop takes g5, queen takes g5, saka dinipensahan ang pawn sa c6. And then dito nag-rook fe1. So dito talagang kitang-kita na lamang talaga si Larsen sa position. Kasi nga, space advantage and then maganda yung pagkaka-control ng e-file. At dito, nag-rook f7, pinaka-depensa, tiis-tiis lang talaga. Nag-rook e5, ayan, malakas pa yung rook e5 kasi nga susundan ng rook a e1, magbabaterya sa e-file ay talagang malakas. Nag-king g7, rook d1 yun lang. So nag-iba ng plano si Larsen pero mas maganda pa rin daw ay rook a e1. Ayan, no? I-threat yung knight sa e7. So ang gagawin daw dito, possibility ay h6, then atras, queen d2, followed with f4. Ayan daw ang malakas. So sacrifice yan, pampasira ng pawn structure ng puti sa king side. So ang gagawin lang daw dito, magbi b4. Pero lamang pa rin ang puti talaga. Yan lang daw, rook a e1. So isa pang way dito, pwede rin naman daw ang queen h4. Pag nag g5, mayroong queen d4. Ayan, and then magiking g8 lang, lamang pa rin ang puti. So, mas maigi raw talaga yung rook a e1. Yan, pero hindi ginawa eh. Ang ginawa, nag-rook d1 and then naka-f4 si Torre. Yan ang good move. So, sacrifice pang pasira ng kingside structure. So, dito, kinapture, g takes f4, then nag-h6, queen h4, and then nag-queen f8. Mababawi din naman yan eh. Kasi yung sacrifice na yan, mahina rin naman yan kahit na libre yan, kinapture, mahina pa rin yan. So, okay lang yan. Nag-queen g3, then nag-rook b8, tineret ang pawn sa b2. So dito, hindi pa pwedeng makapture ni Torre ang pawn sa f4 kasi nga merong rook takes e7. Okay? So queen takes e7, babagsak ang Torre. So lalamang ng pyesa ang puti. So dito, pahinog muna yung f4 na yan. Nag-rook b8 muna, tineret muna ang pawn sa b2. And then knight e2, another good move by Larsen. Ano idea ng knight e2? So nag-king h7 lang dito si Torre. Bakit? Kasi kung kakapturein, awarding time na, may queen c3. Ayan o, threat ang rook sa b2, ay yun. So aalisin lang ang Torre, magkakaroon ng discovered check sa king sa g7. So fatal na pagkaganyan. So nakita yan ni Torre, kaya siya ay umiwas muna. King h7 and then nag-queen c3, saka dinipensa ng pawn sa b2, nag-a5. Ayan, kumbaga pinapakapture talaga yan para pag kinapture, pipinga sa b2. At dito, nag-rook d4. Rook b5, ayan. So, kinuntirya naman yung pawn sa c5. Isa pa sa idea ng a5 ay para mapigilan din ang solid b4 ng puti. At dito, nag-rook a4, inatake ang weak pawn sa a5, nag-queen b8, ayan. So, para merong diin na pressure sa b2. Ayan. Pero dito, syempre sa panahon ngayon, gumagamit tayo ng strong computer engine, mas mainam daw ang g5. Ayan ang mas malakas. Para, ayun o, no, merong kagad tagos ang pressure hanggang sa f2 na kapag kinapture daw, knight g6 muna, threat muna ang rook sa e5. Kapag umatras, rook e3, sabay pingas ng pawn sa c5. So, itong ang evaluation dito ay with attack for black. Okay, with attack. So, maganda raw yan ang future ng black dyan. Yan, so, g5 lang pala. Pero dito, ang ginawa, balik na tayo sa nangyari, nag-queen b8. Then nag-B3, sinalba muna yung B-pawn. Then nag-Queen A7, pinaka-extra support sa A5. And then at the same time, nandun pa rin ang pag-atake sa weak C5 pawn. At dito, nag-B4. So, hindi pwedeng makipagsaba yan kasi may bitin pa eh. Yan, oh. So, dito, nag-Queen B8 muna. Nag-A3, nagtsagang depensahan muna ang B4. Nag-A takes B4, A takes B4, and then nag-Knight F5. Ayan, so baliwala yung pawn, oh. Kahit nakalamang ng isang pawn, baliwala eh. Nag-Bishop H3. Rook b7, bishop takes f5, piningas na, bishop takes f5. So, ang gusto mangyari dito ni Larsen, knight versus bishop, at dito, nag-queen a3. Yan, so susundutin sa a8, nag-rook a7, sinalubong. Nag-knight d4, so threat, pressure sa bishop, pressure lalong-lalo na sa pawn sa c6. At dito, nag-rook takes a4, queen takes a4, nag-rook a7, nag-queen b3, bishop e4, uy! May rook a1 na threat si Torre, and then dito, nag-f3, obligadong parahan ang light squared bishop, nag-rook a1 check, king g2, nag-rook b1, tineret muna ang queen, nag-queen a4, ilag para may pressure sa c6, at dito nag-rook b2 check, king g3, and then nag-g5. Ayan. Ang gulo ng laban. Dumating sa point na malakas ang pressure, oh, nag-g5 lang, at ang ginawa dito, nag-queen takes c6. Ayan, so may liliwanagin tayo dito. Ano ba ang mangyayari kung
capturein ang nakabiting bishop sa e4. Ang mangyayari daw mayroong g takes f4 check. Siyempre, obligado mag-react kasi nga na-disconnect yung pagkakasuporta sa tore. So, king takes f4 and then mayroon daw rook f2 check. Knight f3. Ba't yan ang binigay na continuation? Ano? Kasi kung mag-king e3 kasi wala bitin din pala. Ayan. Pag king takes f2, may bitin din pala. So, lalabas equal ang evaluation. Kaya dito pala, ang pinangharang na ng computer, knight na eh. Pag knight f3, yun nga lang, may rook takes f3 pa rin, bitin pa rin naman, bawi pa rin naman yung rook sa e5. Yun pala ang analysis, ano? Na baon-baon ni Tore sa g5 niya. Matindi. Malalim, ano? So dito, ang ginawa ni Larsen, nag-queen takes c6, pero ang mas mainam daw dito na hindi napansin ni Larsen, dapat ang ginawa niya ay rook e7. Dapat naispatan niya yan. Check muna. So anong gagawin? Pagpalagay natin, king h8. Sa isahin natin, ha? Ang ibinigay na continuation ay knight e2, excellent move. So pag knight e2, pinakapang depensa sa pawn sa f4. Ayan, and then at the same time, kapag kinapture yun, check. May ganyan palang banat dyan, ano? Kapag nag-king g8, syempre, matchas. So, yan ang laman. Ngayon, pag knight e2, ito pa rin ang laman eh. Magku-queen a1 pa rin eh. Tapos, hindi basta-basta maiwanan yung back rank kasi nga, wala eh. Naka-cut off na sa 7th rank. Tapos, delikado. Nasa bingit yung king sa madaling sabi. May mating net eh. Ngayon, kapag kumapture sa f4, g takes f4, mag-king f2 lang. Ayan. So, yan daw lamang pa rin. Kapag nag-queen f8, mayroong queen a1. Ayan, makikipagsabayan. O, capture, and then bitin pa rin. Kakapture niya the next move yung bishop sa e4. So, decisive advantage for white. So, dito, obligadong mag-react pa kasi naka-check. Medyo malalim, ano? Kaya pala isinadjust sa atin to ng isa sa ating mga minamahal na subscriber. Grabe, matindi pala. Gitgitan pala itong laban na ito. So, rook e7, check. Pagpalagay natin dito naman tumakbo king g6. So, tinignan ko rin yan. Ito pala laman yan. Mayroong queen c6 check, king h5, and then mayroong knight e6, pinaka-depensa uli sa f4. Kasi nga, vital, mayroong queen takes f4 coming eh. So, knight e6 muna, and then followed with knight g7. Ngayon, pag kinapture, o edi knight takes f4, king g5, mayroong g7, pamatchas na. Okay? Malalim pala itong laban na ito. So, pag g5, hindi napansin yung rook e7, ang ginawa dito, nag-queen takes c6, ayun, nabuhayan ng loob, nagkaroon ng pag-asa si Tore, nag-g takes f4, king takes f4, and then nag-queen f8 check, knight f5, ayan, ang evaluation dito, lumundag na sa equal. From decisive advantage ng puti, equal na, nakabawi. Bishop takes f5, rook takes f5, and then queen e7. So ito ay napakalaking recovery, nakarecover. Nag-rook f6, hinarangan kasi may mga access kasi to play queen h4 eh. May mga ganun. Nako, baka maunahan pang mamati ang puti. So dito, nag-rook takes b4 check. King f5. Actually, kung titignan nyo yung position ng puti, nakakakabarin eh. Kasi expose yung king eh. Oh. Parang tipong mamamatchas eh. So dito, nag-rook h4. Pinaka-depensa. Meron kasing threat na rook takes h6 coming. And then dito, nag-queen e6. Tingnan nyo. Grabe, no? Ang ganda ng laban eh. Nag-rook h5 check. King f4. Kasi dito, kung didikit lang, king g4, meron kasing queen g7 eh. Hindi pwede yan. Kapag nag-king takes, di may queen g5, matchas pa. Daming pasikot-sikot, no? So dito, obligado mag-king f4 and then nag-queen c7 check. Pero dito raw, simple na lang para talagang equal na equal talaga. Capture na lang daw. Capture and then d4, ayun, no? Para magkaroon ng discovered attack sa pawn sa c5. At ang gagawin dito, possibility, magsi-c6 and then rook takes h2 para mayroon namang chance na makapunta sa likod. So, hindi makatawid ang king eh, like king e4 kasi may check lagi sa e2, nakaabang eh. So, ito raw ay equal. Okay? So, laruin nyo na lang po kung kayo ay may mga computer engine, i-ano nyo na lang, explore nyo na lang, pero equal daw yan. So, dito, ang ginawa, nag-iba ng ruta, nag-queen c7 check, nag-queen d6 hinarangan, nag-queen g7, ayan oh. Nakakatakot pa yung position ng puti dito. May mga tipong check sa h4, may check sa g5. Crucial, di ba? Crucial to. Pero natumbukan pa rin ni Larsen ang good move. Mamaw talaga. Nag-h4. Para walang queen g5 check. h4, oh, pa-capture talaga. So ang ginawa, rook takes h4 check, king f5. Ewan ko lang kung nagkaroon ng feeling dito si Tore noong mga time na to na parang mananalo pa siya. Kung ako kasi black dito, parang tipong mananalo pa ako eh. Kasi napigilan ko yung atake ng puti tapos parang ako naman, parang ganun eh. Then dito nag-rook h1. Ayan, tuloy lang.
And then nag queen f8, ayun lang, nakipaghamon na. So dito raw mas mainam ay c6. Yan daw medyo crucial pa ang bakbakan, mabigat pa rin daw yan. Pero syempre nakaka-pressure din kasi may rook e1 din ang black eh. May mga threatening queen g5. Ayan, pag ganyan daw ang gagawin, rook g6. Mabigat din. Pero hindi na yan ginawa. Syempre, under pressure na rin si Larsen marahil. Hindi na niya nakayanan ng pressure. Nag-queen f8 na, nakipagsabayan na. Queen takes f8, rook takes f8, nag-king g7, rook d8, inirit ang pawn sa d5, at dito nag-d4. Ayan, pero dito raw, mas mainam ay h5 na. Ayan, kapag nag-rook takes d5, h4. Ayun pala, makipagkarera na, no? Pag nag-king g4, h3. Ayun. So, dito, makukuha din naman itong h-pawn, pero pag nakapingas ang black dito ng isang pawn, mapingas ang f3 or yung c-pawn, okay na, drawish na. Okay, so, dito ang ginawa, balik tayo, nag-d4, nag-rook d7 check, king f8, king f6, king e8, nag-rook takes d4, rook c1, rook d5. So, dito, lamang pa rin ng puti oh, sa evaluation, pero tingnan natin, rook f5, nag-king d7, nag-f4, h5, king g5, dinipensahan mo na yung pawn sa f4, nag-h4, king takes h4, king e6, rook e5 check, king f6, nag-king g4, aba, dalawang pawn si Larsen, no? Huwag susuko, huwag magre-resign! Rook h5, king g6, rook d5 check, king f6, king f3, rook c3, king e4, rook c4 check, king e3, king e6. Actually, losing talaga dito si Torre sa endgame na ito. Pero dahil matatagan loob, hindi sumusuko, mapagtiis at nagtitiyaga, tingnan nyo ha, rook c1, f5. Ayan, pag f5 kasi, nag-king f8, no? Kung mapapansin nyo, hindi kasi pwedeng capturein ito, meron kasing f6 check eh. Magkakaroon ng discovered attack sa rook sa c5, awarding time na, talo, black dyan. So dito, nag-king f8 muna, rook h8, king e7, rook h7 check, king e8, talagang hindi sumusuko, laban pa rin hanggang dulo. Rook c7, king d8, rook c6, king d7, rook d6 check, king e7, nag f6, ayun. Talon kagad ang evaluation, equal kagad. Pero dito kasi ang winning move daw ay rook e6 check, and then kapag nag king f7, sabay c6. Yan daw ang winning move. So marahil mukhang gagapang ang king papunta dyan sa d6 hanggang sa matulungan yung c-pawn na mag-promote. And then 2 files away na yung king sa c-pawn. So marahil yan ang idea dyan. So dito, yun nga lang iba ginawa ni Larsen, nag F6 muna, king F7, C6, king G6, grabe no, ang haba ng laban nila. Nagkaroon kaya sila ng adjournment nito, yun ang hindi ko alam eh. Rook E1, kinat off, good move. Ito, ang ganda ng rook E1 ni Torre. Pag rook E1, yan ang talagang panabla dyan. Ang ganda oh, hindi makatulong yung king para matulungan yung C-pawn na makapromote. So dito, nag king F4, ayan, rook E2, rook D5, ayan, atake. Kapag umalis ang Torre, aatakihin yung pawn sa C6. Eh umalis eh, nag-rook D5 eh. Then dito nag-rook D6 bumalik, rook E2. F7, king takes F7, binigay na yung pawn. Oh. Wala na eh. Kasi kung magki-king F3, ganyan lang eh. Pag nag-king F2, eh di rook E4 lang. Ang genius naman ng pagkakahati ni Torre sa E-file. Hindi makatulong yung king oh. Kaya ang ginawa dito sa inis ni Larsen, nag-F7 na lang, binigay na lang. King takes F7, king F5. King e7, ayun, rook d7 check, king e8, nag-king f6, rook e1, galing nung pagkaka-cut off doon. Rook d5, rook c1, ayan, pag umalis na naman ang Torre, atakiin na naman yung pawn sa c6, rook d6, rook f1 check, ayun. King e6, check, king d5, tumawid na, pinatawid nga, pero may ganito naman. Na-transpose sa basic opposition ng king and pawn ending, at dito, tabletas ang nangyari, tabla po. Grabe, no? Grabe ang pagtsatsaga ni Torre dito. From losing, dumaan siya sa crucial point, pero naitawid niya, at least naisave niya as draw. Matindi. Ayan, so saludo po, GM Torre. Ayan, first Asia Grandmaster Eugene Torre, and happy birthday po ulit. So mag-a-analyze pa tayo ng marami pang mga games, mga tatlo pa siguro. Kasi this day is story day for chess. Ayan po, abangan nyo, pumili ako ng 3 games pa kasi ito. Ano ito eh, suggested ito ng minamahal na subscriber eh. Madaling araw na nung ichinat eh. Sabing ganun, ito po ang ano, suggestion ko, ito po ang i-analyze nyo sana, birthday ni GM Torre. Sa kanya ko nga nalaman na birthday pala ni GM Torre eh, ngayong araw na ito eh. So, pinagbigyan kong i-analyze. So, ito ay magwa 100 moves na oh. Nag-adjourn kaya sila dito? Ang haba eh, kasi nung araw kasi may adjournment pa eh.
Ang haba oh. Grabe no, tiis, tiyaga, laban ng gandulo, huwag mawawala ng pag-asa. Yan ang lesson ng game na ito. Maraming salamat po. Antabayanan nyo ang susunod nating i-analyze game pa rin ng ating legendary Eugene Torre. Yan po ang inyong abangan. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.